Idol Rafi, na-ere po ito ng April 23. Dito po sa Wanted sa Radyo, and meron po itong YouTube title na Dr. Quack Quack, napasubo sa isang secure. Makakausap okay. niyo po, Idol, muli si John De Olegario. Ito po yung SG po natin, Idol. Hindi naman pala talaga siya doktor. Yes. Lumitaw na siya po ay isang medtech. Nakausap pa nga natin yung may-ari ng ospital. At that time ay magsalita nung inireklamo. Ngayon, willing na siya magbigay ng kanyang side. Yes. Ganun po kami rito. Sa ngalan po ng patas na pamamahayag, binibigyan po ka namin ng espasyo ang mga inireklamo, ang mga gusto magsalita sa mga nababatikos sa programa na ito. Okay. Sir John? Opo, Idol. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir John, ito na po si Mr. Jacob Tadeo. Siya po yung medtech na nagpanggap na doktor. Opo. Yung gumawa sa inyo ng kahalayan. At gusto na rin niya pong magbigay ng paliwanag. Payagan po natin siya, sir. Okay lang sa inyo? Okay lang po, sir. Okay lang po, Idol. Mr. Jacob Tadeo, magandang hapon po, Sir Jacob. Hi, good afternoon, sir. Sir, una sa lahat po, nagpapasalamat po ako. Ito na po yung pinakahihintay ko po dahil alam ko naman po ang programa ninyo sa po ng inyong management. Diyan po dumudulog po lahat po na naniniwala ako may patas po para maipahayag ko naman po yung aking side. Opo. Para marinig naman po ng buong, I think buong mundo na po ito. Dahil yes, napakalaking kahihiyan ang naibigay na idulot ng pasyente sa akin na wala naman pong katotohanan. Sige po. Kaya nga po nandito po ako para po maibigay po at ma-enlighten po ang lahat po ng mga tao, mga nakakakilala sa akin. Sige po. So ano po yung side po ninyo, Sir Apo, Jacob? Bilang isang frontliner, ginagampanan po namin ang aming tungkulin sa mga pasyente. Opo. Dumating po yan sa amin, in-assist ko po siya. Hindi po ako nagpakilalang doktor. Okay. Dumating yan, sumasakit ang kanyang abdomen at saka lumbar. Opo. Bago po siya nag-examine, nakapag-usap po kami dahil isa siyang waray. Sumerbisyo po ako ng 10 taon sa Eastern Samar hanggang mag-Yolanda. Ipinangako ko dahil minahal ako ng Eastern Samar. Sir, sorry. Let's not beat around the bush. Diretso na po, sir. Okay, apo. Masakit ang tiyan niya. Ano pong sumunod nangyari nung makaharap mo siya at sinabi niya masakit ang tiyan niya? Pina-CBC at urinalysis dahil in good faith, in-assist ko po siya. Pinerform po ng taga-laboratory ang result. Teka muna, sir. Run us to tungkol dun sa CBC, urinalysis at saka ultrasound. Apo, bago po siya. Sino pong nag-request noon? Bali po, dahil sa kagandahang loob ko, pinakita ko po sa kanila, in-assist ko po sa kanila. Dahil sir, sino po ang nag-request? Kasi meron dapat siyang requesting physician. Hindi naman siya pupunta dyan ang basta-basta na sabi niya, oy, gusto ko pang pa-urinalysis, gusto ko magpa-CBC at ultrasound. No can do. Kailangan po, meron siyang dalang request from a doctor. Apo, sino po nag-request? Doktor, nag-walk-in po siya. Sana sir, hindi kayo magalit sa akin sa mga katanungan ko para at the same time ma-educate din po yung mga viewers natin, listeners na ganun pala yung sistema sa pagpumunta ka sa isang ospital. Pwede pala mag-walk-in para magtanong sa pagkat masakit siya. Okay, so nag-walk-in po siya sa ospital at kayo ho agad ang nakausap niya? Meron po akong kasama doon, frontline, dahil kami po ang nagpo-frontline doon. So, nag-walk-in siya sa ospital. At sinabi niya po sa front desk na masakit ang tiyan niya? Apo. Okay. So nung sinabi niya masakit ang tiyan niya, ano po sumunod na naging proseso? Binigyan po siya ng request sa frontline ng CBC. Sino po nagbigay ng request sa kanya? Sa frontline po. Sino nga po? Sir, stop using frontline. Everybody's frontliner. Ikaw, lahat na, sir. Apo, lahat ng nag-work sa hospital, frontliner po yan. So stop using the word frontliner, sir. Para maging fair po tayo sa lahat. Apo, okay, para hindi po madama yung iba pong frontliner, yung mga nurse, doktor, di ba sir? Para yung mga lab tech, hindi sila madadamay dito. So, diretso na natin, kayo po yung med tech, okay? Para ma-separate yung mga dapat ma-separate dito. Bali so po, sir, pagdating niya doon, sabi niya, masakit ang tiyan niya, merong frontline ang asikaso sa kanya. Sino po yung frontline ang asikaso sa kanya? Balik, dalawa po kami ni Miss Lala, nandoon po. Miss Lala? Sino po si Miss Lala? Ano po yung... Si Miss Lala po, yung tumatayong branch manager ng Divine Mercy Hospital. So sinabi niya sa iyo at saka kay Miss Lala, kayo bilang isang medtech na masakit ang tiyan ko, ano pong sinabi ninyong dalawa dito sa pasyente? Si CBC na po siya kaagad at urinalysis. Wrong. That should not be the case. Dapat sir, pag nagreklamo yung isang tao na masakit ang tiyan niya, hindi kayo mga doktor. Is your manager a doctor? Yes or no lang? Hindi okay. Then wala siyang karapatan para agad-agad mag-request
ng lab exam at kung ano pa mang klaseng exam. Dapat sir, masakit ang tiyan mo, i-refer ka namin sa isang doktor. Only the attending physician who attended him has the right na para mag-request na magpagawa ng kung ano mang klaseng exam upang mas siya'y ma-diagnose. Naunawaan ko po yung ganyan na protocol, sir. Dahil so doon pa lamang, sir, may mali na agad dahil yung inyong manager. So ang ginawa po ng inyong manager, inirepair sa iyo na MedTech at sabi, Mr. MedTech, anong magandang gawin dito? Was that? Hindi po, sir. Bago po siya, bago po naman po namin siya kasi pinerform yan, nakausap ko po siya na itanong dahil waray po siya. So bilang pong kawari-wari ko siya, nagmagandang loob ko po sa kanya para na makatulong po ako sa kanila. Sorry sir, nandun na tayo sir, pareho kayong waray. Pero we're talking of yung bang, this is, this is life and death. We're kaya talking about, po, sir, this person's health na maaring grabe ito at kailangan ng immediate medical attention, kailangan ng proper diagnosis na maibigay sa kanya. Otherwise, pwedeng ma-misdiagnose siya, maaari ikamatay niya, etc. Now, sir, balik tayo sa pinaka-main issue, which is siya po ay pumunta sa inyong ospital dahil masakit ang tiyan. Hinarap po siya ng inyong manager. Okay, at kayo. Ngayon, yung manager niyo po agad nag-request ng CBC ng urinalysis without consulting a doctor? Mali po, sir. Kami na po kasi, protocol na po kasi namin yun, sir. Kapag masakit ang tiyan, para po mapabilis po yung ano namin, proseso. Pag dumating na po yung attending physician namin, ibibigay na namin kaagad sa kanila, sir. No! Wrong pa rin, sir. I'm not a doctor, sir. Pero I think that's wrong. Wala kayong karapatan na magpa-urinalysis sa isang walk-in patient complaining of something. Wala kayong karapatan. And the only person na may karapatan is the doctor na nag-examine sa kanya. And then, kayo po, mga medtech, ang bibigyan ng instruction ng doktor na ito ang gusto kong test. And then yung result niyan, ibibigay nyo doon sa doktor na nag-attend sa patient, babasahin ng doktor, and then yung doktor ang magreseta ng gamot. Naunawaan ko po yung protocol na yan, sir. Naunawaan ko po. Nangibabaw po talaga yung naging matulungin po ako sa kanya noong panahon na yun. Maaaring nga, sir, matulungin ka, pero mali pa rin, sir. Mali pa rin. Hindi ka sumunod sa protocol, sir. Now, okay na tayo dyan. Hindi kayo sumunod sa protocol. Maging yung manager mo, kung doon sinasabi mo, pati manager mo dito, pumalpak, sumablay. Sir, bakit niyo po siya pinaghubad ng pantalon at brief at pagkatapos po siya, sir? Wala pong katotohanan ang mga yan, sir. Sige po, doon na tayo, sir. Okay, so ngayon, sir, in-examine niyo po siya. Tama? Hindi ko po siya in-examine, sir. Yung kiniklaim po niya na in-examine po siya, hindi ko po ginawa yun. Ano po yung ginawa niyo sa kanya, sir? Nung in-ultrasound siya, nung dalawang beses po siya pumunta. Nung una, kasama niyang asawa. Okay. Pangalawa, in-ultrasound. Hindi po ako yung nag-ultrasound. Wala po akong linya doon sa ultrasound. Meron po nag-ultrasound doon. Tapos nung lumabas na ang resulta, normal po yung kanyang resulta. Sinabihan ko lang, nag-convert. Sino pong nagbasa ng resulta? Yung pong nag-ultrasound po. No, mali na naman. Makinig kayong lahat dyan sa ospital. Divine Mercy, wala kayong karapatang kayong mga lab. Sorry ha, I don't have anything about medtechs. Kayo dyan, mga medtech sa Divine Mercy, kayo po, tagagawa lang dun sa request ng doktor. Wala kayong karapatan na sabihin diretso sa pasyente yung resulta ng test. Yan po, ipapasan siya sa doktor. And only the doctor who attended the patient has the sole right na para sabihin sa pasyente kung ano yung resulta sa lab test para mabigyan siya ng reseta kung kinakailangan na gamot. Mali talaga, sir. Ang dami mo, kahit saan pa angulo, sir, sablay talaga, sir. And this is also para ma-educate po yung mga pasyente na pupunta sa ospital one of these days. Ganun pala yun. Naunawaan ko po yun, sir. Pero ito po isolated cases dahil nga po waray siya. Hindi po sa pagkakataon na from time to time ganun po kami doon, sir. Dito lang po dahil waray siya na tulungan ko siya dahil nga po yun ang sinasabi okay. ko. Kaya so nagmamagandang loob ka. Okay, nandun na tayo sir. Kaya nga sir, sinabi mo na yan, nagmagandang loob ka dahil waray siya kaya ginawa mo yung mga hindi mo na dapat gawin, hindi na kasama sa trabaho mo. Ginawa mo above and beyond your duty and responsibility bilang isang medtech at bilang isang frontliner. Sabi mo kanina pa ulit-ulit, fine. Sir John. Opo, idol. Wala opo, raw idol. Nangyaring pag-examine niya sa iyo at hindi ka raw niya pina... Hindi ka raw niya pina... Sir, idol, puro kasinungalingan po yung sinasabi ng
ng bakla na yan kasi po. Oh, sir, don't use that. Don't use that word. You can call him gay or becky, sir. Okay. Siya naman po ang tumingin sa akin, Sir Idol, nung April 7 nga po. Yung unang punta ko po, pinatanggal niya na po talaga yung pantalon ko at sabi niya kailangan daw yan kasi didiinan niya yung ano kung ano talaga yung nararamdaman ko. Sabi niya masakit ba? Sabi ko, opo, masakit po. Yun po. Tapos pinabalik ako nung April 9 po at saka, opo, Idol, hindi po siya nag-ultrasound sa akin pero katapos ng ultrasound, pinapasok niya ulit ako sa laboratory na doon nag-ultrasound. At saka siya po nagre-resita sa akin, Idol. Siya po lahat ang nag-ano ng resita. Yung bumili nga ako ng gamot. Pero, Idol, nung nalaman ko na hindi pala siya doktor, hindi ko na po itinuloy yung paggagamot ko na binigay niya sa akin. Dalawang issue mo rito ngayon. Nadagdag ng dalawa. Una, yung chineck up mo siya. Totoo ba? Hindi. Hindi ko po chineck up, sir. Okay, sige. Mamaya na. Babalikan natin later on. Pangalawa, sir. Sige, mamaya. Pangalawa. Nag-resita ka sa kanya ng gamot. Yung pagre-reseta po, dahil gusto ko po siya matulungan, binigyan ko po siya ng antibiotic. Pero hindi ako nag-claim na doktor. May karapatan ka bang mag-reseta bilang isang medtech? Alam ko po sa sarili ko, ang pagre-reseta na hindi po doktor ay isa pong technical po yun. Okay. Pero dahil nga po, kakilala. Dahil waray ka, dahil nagmamalasakit ka, frontliner ka, gusto mong tumulong. Okay, sige sir, nandun lang tayo. Okay. Parang tinuring ko po siyang kapatid, kaibigan, dahil ano po, yun ang binigay ko, inulungan ko po siya, dinirect ko po para lang makatulong. Kaya nga hindi ko po lubos akalain na despite sa ganitong paraan, at pasensya na po kayo. Ah. Opo. Ilang linggo na po akong pasensya na apektado ang pagkatao ko na siyang natitira na lang dito sa mundo. Dignidad na lang ang pangdanghahawakan ko sa edad kong 45. 5 years akong nagserbisyo diyan sa Bamban Tarlac. Kahit malaman pa ng buong mundo na Bamban Tarlac ako nagtatrabaho. Ni isang single na reklamo ngayon lang dahil sa pagtulong ko, Idol. Okay. Hindi ko tuloy iniisip kung sino ang apidito. Tama ba yung ibigay kung meron siyang proof na hinubaran ko? Bakit hindi yung paghuhupad ang inilagay nila doon sa Facebook? Bakit mismong buong pangalan ko, bakit mismong buong picture ko, inibinalandra? Yun po ang aking kinakasama. Okay. Sir, sir, makasigil, sir. Ano po yung motibo niya, bakit niya po gagawin itong pagsisinungaling? Hindi ko po alam, Sir Rafi. Kung nandyan lang po ako sa istasyon nyo, baka biglang ako po magiging... hindi ko po alam na okay, ganito sige, po. Sandali po, Sarah. Sandali po, Sarah. Sir John? Opo, Idol. Base po sa sinasabi ni Sir Jacob, kayo po ay lang sisinungaling. Kumbaga, meron kayong sinasabi ng mga totoo at merong parang kasinungalingan at dinagdagan nyo. Totoo po lahat ng mga sinasabi ko po. Siyempre po, dahil nandito po tayo sa studio nyo po, talagang magsisinungaling po yan. Lahat naman po, siya po ang umano sa akin dyan nung nagpunta ako. Alam na magpapa-check up bakit siya ang tumingin sa akin at nagbigay ng resita. Gusto niya siguro po, Idol, iparinig ko po yung nagmamakaawa siya sa akin na hindi ko po ituloy yung demanda laban sa kanya. Okay. Huwag mo na iparinig sa amin yan kasi baka ma-wiretapping tayo. Kasi it was just between you and him. Recorded conversation. So I'm not gonna allow that. Yes, napakinggan ko yon na nagmamakaawa ka doon, Sir Jacob, umiiyak ka na wag nang magdemanda at wag na magsumbong, parang awa na, etc., etc. Totoo yun. But anyway, Sir Jacob, hindi ba mas makabubuti na lang kung mag-usap na lang kayo at mag-apologize ka sa kanya, mali mo, baka patawarin kanya kaysa sa magsinungaling ka at palabasin mo pang sinungaling itong komplena. Ano sa palagay niyo po, Sir Jacob? Sir? Sir Tulfo, dahil po ngayon, wala na po akong income, wala na po akong ano. Dahil po sa pati yung hospital namin na dawit, lahat pa ng mga staff nahiya na po. Dahil parang nabitrip na ano po ako, nahusga na po ako in public. Okay. Hindi ko na maidedepensa yung sarili ko. Kung tutusin, may pananagutan din po yung hospital because naglatag sila ng sistema na sa umpisa pa lamang mali. Binigyan kanila ng karapatan na mag-entertain ang mga pasyente when in fact hindi dapat. Dapat yan, una, nurse, okay, sa reception na para tanungin kung ano ba ang problema.
Sasabihin niya sa nurse yung kanyang problema, and then the nurse will refer this patient, walk-in patient, to the doctor on duty. Okay, and the doctor on duty ay ang mag-interview dito sa patient. Or pagdating sa nurse, tatanungin ng nurse lahat ng mga medical information about sa patient, medical history, etc. And then after that, ibibigay niya yung data na yon, yung mga nakuha niyang information na yon sa doctor na nandoon on duty. And then the doctor na naroon then magreseta ng request for lab test o kung ano paman, x-ray, etc. And then pagbalik nung test, then doon pala magreseta si doktor. Si doktor na mag-examine. Wala po kayong karapatan na hawakan yung kanyang katupwera na lang siguro kung kasama yung sa exam, pero yung himasimasin yung kanyang tiyan, pababain yung kanyang pantalon, pwera na lang kasama talaga yon, wala kang karapatan na pahubarin siya, patanggalin yung brief. Kasi sir, ako sir, dumaanan rin ako sa mga prosesong yan. Sa St. Luke's, mga ultrasound, CT scan, dinaanan ko na yan. Yung ultrasound, pababain lang yung pants mo hanggang sa may pusod. Mag-excuse me pa yung lab technician, excuse me Sir Rafi. Lalagyan pa ng kumot na para yung sensitive part matakpan. Yun dapat. Nirespeto yung mga pasyente. Diba? Hindi pa wara-wara, baba mo, sige, alisin mo yung brief mo. Sige, sals. Pag tumigas, susubuin ko. Now, I'm not gonna put the blame towards you entirely. Not only you. Ang blame po dito ay sa ospital din. Kasi po, binigyan kayo ng maling authority, which is para mag-screen ng mga pasyente. Kayo po bilang lab tech, hindi dapat kayo nag-screen ng pasyente. Ang pwede lang mag-screen, nurse and doctor. Even the nurse, hanggang screen lang siya. Pero pag-examine, it should be the nurse. Siguro magkuha ng mga temperature, injection, BP. Siyempre with the guidance of the doctor. Nag-guess nyo? So in this case, pinayagan kayo ng ospital na mag-screen ng pasyente hanggang sa mag-decide na agad kung anong dapat gawin sa pasyente. Diba, hello? Sir? You agree? Hindi po, sir. Isolated case lang po itong kay John Day Oligari, sir. Dahil po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga protocol na sinabi niyo po na nasa na-list ninyo ay isang standard po ng Divine Mercy Hospital. Opo. Nagkataon lang po na itong si John Day Oligario, tinulungan ko po siya, in-assist ko siya, ginawan ko po siya ng humanitarian deeds. Humanitarian kasi nga po, pareho kayong waray, parang nagmamagandang loob ka. Opo, kumbaga po, okay. Tinuring ko po siyang kaibigan. Pagkasabing waray doon sa hospital namin, tinuturing ko po silang parang kapatid dahil ako po, sabi ko nga po sa inyo, 10 years din po akong minahal ng mga waray. Kaya pinanto ko sa sarili ko magmula noon na Yolanda po ako. So ibig sabihin sir, sa lahat ng mga waray, ganun ang turing nyo dahil malapit kayo sa kanya, sa kanila, dahil kababayan nyo siya. Okay, naintindihan po natin yan, sir. Siyempre, kahit na siguro ako, pag meron ko nakikita ng Bisaya o Ilocano, napapalapit ako sa kanila dahil kadugo ko. Mga ganun ho ba? Tama? Kiniklaim nyo po na standard na minimit po ng Divine Mercy Hospital po yun. Opo, opo. John. Opo, Idol. Nakikinig po. Oligario. Opo. Para matahimik na lang. Wala namang CCTV doon, di ba? Na para opo. Malaman natin kung talagang kayo ho ba ay na BJ nito o hindi. Payag ba kayong dalawa magsalang sa lie detector test? Opo, willing po ako, Idol. Ikaw, Mr. Jacob Tadeo. Sir, ito, binibigyan ito ng pagkakataon para naman wala kang masabi na kami po ay hindi naging pata sa iyo. Lahat ng klaseng leeway we're giving you. Like, magpalay detector test kung sino nagsasabi sa inyo totoo. Are you willing? Willing na willing po ako, sir. 100% willing ako. Pero ito, sir, ang sinasabi ko na po sa inyo, Idol. Apo. Dahil po, bago po dumulog yan, si... Ang lie detector test natin, kasi lahat inamin mo na eh, pwera lang doon sa kalaswaan. Ang magiging ano na lang, ilalay detector test na lang, i-determine who's being truthful or not, doon sa portion ng nangyari ba yung kalaswaan o hindi. Meron ba talaga nangyaring wala. Doon lang sa dalawa ang magiging question. Doon magkakalamanan. Willing ka to undergo lie detector test for those two questions. Willing ka sir or not? Sabi ko nga po sa inyo, sir, ang dignadad ko na lang po, ang tanging natitira dito, ang pagkatao ko. Sir, sir, you're not answering one question. Di ka straight to the point. Sir, kaya nga, pinapayagan nga kita, sir, para naman, maaring itong si Mr. John Day ay
nagkikwento lang ng dagdag, okay? I'm giving you the opportunity na para magkaroon ka talaga ng patas na laban. Malay natin, kasi wala naman CCTV doon, di po ba? Diba? So, at dinideny mo. At sinasabi niya, meron. Kaya nga po, doon lang tayo mag-concentrate sa dalawang question. Doon sa iba, wala na kasi inamin mo na, okay na. Doon lang po sa... Doon sa dalawang question, malalaman po yan kung sino sabi na totoo hindi. Payag ka, yes or no, sir? Papayag po ako, sir. Good. Papayag po ako 100%. Good. Ngayon po, at ang ano po, Idol Rafi. Sir. Kasi po, nagpa-assist na po kasi ako sa legal. Apo. Dahil po, gusto ko pong establish ang aking pangalan. Apo. Nakapag-file na po ako ng cyber libel. Apo. E siguro po, ang korte na lang po, or yung ano po, fiskalya, apo, ang magpapatawag po sa amin. That is a proper decorum. Dahil, naintindi ko po. Sa akin, apo, sir, kasi nga, voluntary nga ito, sir. Okay? Opo. Alam mo naman to, sir, voluntary. So, sabi mo papayag ka, pero gawin mo sa korte, hindi ka papayag yung sa request ko na true wanted sa radyo at idadaan namin doon sa truth verifier. Papayag ka, pero kung korte nila mag-request. Opo, sir. Okay. Kasi so, in other words, sir, dinidecline mo kami, tinatabla mo kami. I-ano ko na lang po muna sa abogado ko, sir. Okay. Kasi then that means you're saying no. Hindi po, sir. Sandali lang, sir. Sandali, kasi, sir, we're talking about public opinion. In the court of public opinion, lumilitaw na kayo po ay gumawa ng kalaswaan. And then, I want you na makabawi ka rin dito sa publiko na nagbibigay ng kanilang masamang opinion against you. And the only way na mabawi mo yung opinion ng napakaraming netizens ngayon, dahil na-establish na, nagsalita ng itong si Mr. Oligario, is kung mag-lie detector test po kayong dalawa at lumitaw na nagsisinungaling po itong si Mr. Oligario, bawing-bawi ka, sobra pa sa bawi, tutulungan pa kita. Doon sa sinasabi mo magsa-cyber libel ka dito against kay Mr. Oligario, I will help you. Kung ano po yung nararapat, ano no, po? No, sir, it's up to you, sir. Kasi kanina, sabi mo, korte. Ito, walang korte, walang pilitan. Kasi po, sir, nakapagsampan na po kasi ako ng cyber libel. Ngayon po, meron na po akong nakuhang abogado. Okay, well then, that means you're saying no. It's okay, I understand. Marami ka pa, sir, paikot-ikot. So that means you say no. Karapatan niyo po yan, sir. Pag nagsabi ka ng no. Kasi sir, kung nakapagsampa ka na talaga ng kaso sa piskalya, then it's okay. That's your option. Pero hindi naman po ipinagbabawal ng piskalya na kayo po ay mag-lie detector test upon my request dahil gusto niyo pong malinis yung pangalan niyo sa programa namin. Wala pong bawal dyan. Maliban na lang kung pinilit kita, kahit na ayaw mo, kinulit kita ng kinulit, ayun ang bawal. Ito po, hindi bawal to kasi ikaw mismo po ang tumawag sa amin at gusto magsalita. Itong gusto kong mangyari na lie detector test, once and for all, magkaalamanan who's telling the truth. Malaki pong respeto ko po sa programa ninyo. Opo, sir. Malaking respeto ko po sa lahat. Opo, sir. Kaya nga, hindi po ako tumakbo sa inyo dahil naniniwala po ako, opo, na ang korte ang mag-decide kung sa lahat. Sige po. Dahil yun na nga pong ano ko. Okay, sige. Yung kagustuhan nyo pong 100% pong willing na willing ako, kung yan po ang pinapayo nyo sa akin, sumasang-ayon po ako. Ah, sige. Pero sa pagkakataon pong ito, sana po may respeto din po yung pagkakataon na naunahan ko na pong magsampan ng cyber libel. Kaya nga po, sir. So in other words, okay, sir. Karapatan niyo po yan, sir. So, ibig sabihin, no, it's okay. Then at least alam na namin. Sige po, sir. I'm not gonna push para kayo po ay pilitin na yung po pala nakapagsampan na kayo ng cyber libel. Then, John De Oligario, opo, Idol. Kukunan po namin kayo ng abogado kung totoo nakapagsampa ng kaso itong si Mr. Oligario. And salamat then, po, Idol. Yung abogado po na kukunin ko sa inyo, magsasampa po ng kaso against Mr. Tadeo, against the hospital, and lahat po ng pwedeng sampa ng kaso sa sampahan natin. Opo, Idol. Maraming salamat. Kasi pati yung hospital, sabi dito eh, doon sa sistemang binabanggit ni Mr. Tadeo. Oo. Doon pa lang sumabla yung hospital. Opo. Okay. Sige, go ahead po, sir. Go ahead po, Mr. Tadeo, dun sa cyber libel mo against Mr. Oligario. Pero po ako ay kukuha ng abogado, tutulungan ko po itong si Mr. Oligario kahit saan kayo makarating. Okay, sir? Last word na lang po, Mr. Oligario. Sasabihin ko po, Idol, na ano, yung siyempre lahat po ng mga sinabi ko sa studio, siyempre pinagde-deny niya yun, Idol, at saka lalabas din ang katotohanan po. At saka wala naman po akong dahilan para sirain po yung pangalan po
yung pangalan niya po at pumunta po ako sa inyo, Idol, humingi ng tulong para para sabihin po kung anong katotohanan at kung anong nangyari po sa loob ng ospital po. Yun lang po. Okay, sige po. Last words po, Mr. Jacob Tadeo, sir. Ako po, una sa lahat, sinasabi ko nga po, nagpapasalamat po ako at narinig po ako at hindi, kung hindi, kahit di na po ako nagpakita dahil nakita na po ako ng madla, isa po akong nabiktima po ako ng sobra-sobra, hindi lang po ako, pati pamilya ko po at yung mga kasama ko sa mga pati kampanya ko nakaladkad sa kahihiyan na naidulot na to na walang katotohanan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, una, Sir Ravi, sa programa ninyo. Opo, sir. Tanging, isa na lang po ang tanging natitira ko, tumulong po kayo sa mga api. Sana po, ako po yung naapi dito. Sana po, hindi ko po sinasabi nakatigan niyo ako. Ako po, meron po tayong batas, meron po tayong tawag dito. Magtatanggol sa akin, so natitira ko pong dignidad sa pagkatao po at Sir Ravi. Opo, sir. Ayan po, sir. Loud and clear. Narinig po ng lahat yung pong sinabi niyong mensahe. Last words. Okay. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na sinuspindi na po si Mr. Tadeo ng Divine Mercy Hospital. Tama po ba, sir? Tama po. Suspindido po kayo? Opo. Because of the incident? Opo. Opo. Okay lang po. So okay na, sir. Unless meron pa kayong gusto idagdag, sir. Last word ko na lang po. Sige po. Malinis ko man lang ang pangalan ko, pero andito pa rin ako. Nasa kadaliman na lang po ang buhay ko, sir. Yun lang po. Okay, dahil hindi, wala na po akong mukhang maiharap sa mga tao. Kaya nga po, kung na-judge man ako by publicity, tinatanggap ko po yun. Pero hindi ko na po malilinis ang pagkatao ko, sir. Opo, kanino opo po ako kadapit? Sir, gusto niyo po malinis ang inyong pangalan. Kung kayo po ay papayag, voluntary na magpa-lie detector test at lumitaw na kayo po ay nagsasabi ng totoo, at ito pong si complainant namin, si Mr. Olegario, ay naging untruthful, then bawing-bawi po kayo, trust me. Kaya nga po, at kaso lang, sir, ayaw nyo, sir, so wala akong magagawa, hindi ko kayo pwedeng pursahin. Okay, sir? Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, Sir Abby. Hindi, sir, okay na, sir, humahaba lang tayo, sir. Okay na po yan, sir. Okay, salamat po, sir, ha, sa time na binigyan nyo sa amin. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Ingat po kayo, Mr. Tadeo. Salamat po, Sir John De Olegario. Opo, Idol. Sir John, huwag mo iba ang telepono para ipiprepare po natin yung defense nyo and counter. Actually, Idol, dapat may ano po sana ako, Idol. Hingi po sana ako ng protection po kasi po alam na po na nila na kung saan po ako nakatera dito. Kung sige pwede po, nga sige po, Idol, makalipat na po ako ng ibang tirahan po. Opo, off-air, pag-usapan po natin yan, sir. Lahat ng klaseng opo, tulong. Idol. Opo, Idol, maraming salamat po. Pero ituloy na po natin yung pagsampa ng kaso kasi po, sir, nagdemanda na pala siya. Kung totoo, naunahan ka pa. So, magdemanda na rin po kayo at kung siya po ay meron palang demanda rin sa inyo, then magkontra-demanda kayo, akong bahala. Okay? Opo, Idol. Sige, sir. Off-air, pag-usapan po natin yung mga tulong na ibibigay po namin sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ingat po kayo, sir. Sir John De Olegario. Opo. Opo, sir. Meron na po tayong 19.5 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. 19.5 million and counting. Dahil po sa inyong lahat yan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, at kung nagtataka po kayo bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po kasi napindutin niyo po yung bell button sa gilid. Select niyo po yung all para ayan, updated na po kayo at lagi po kayo napapadala ng mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.